dito tayo sa San Fabian, no? And number 56 Ann and Rosario Incorporated. Ito ay isang archery farm dito sa San Fabian to produce ulang. Dito isa maganda ito para sa mga magsasaka natin at mag-expand, no, ng ulang industry. Agree. Itong farm ulang farm ito, no? Oo, hatchery. Hatchery, yeah. Kasi mayroong dalawang hatchery ng ulang sa Pilipinas. Yung iba nag-umpisa pero hindi nagtagal, namatay okay. din. So, dalawa lang talaga yung BFAR sa Dagupan, yes. yung sa atin, at saka yung nasa CLSU. Okay. CLSU yung una. Okay. Tapos nung napunta ako ng Dagupan, inumpisahan ko din. Mas maganda itong sa Dagupan kasi malapit tayo sa tubig dagat. Yung sa CLSU, inland eh. Nag-iigip sila ng tubig ng dagat papunta sa kanila hanggang mabulok yung kanilang sasakyan. Sa tinagal-tagal, 20 years ako dyan, so konti talaga yung nag-aalaga ng ulang. Maybe because kulang talaga ng similya. So, nung nag-retire na ako, sabi ko, dapat ipakita natin na may kita dun sa ulang. Kasi yes. Pilipino, basically, gaya-gaya yan eh. Kung walang nakita na private na gumagawa, parang ayaw rin, alanganin. So, gumawa kami sa tulong ng company, Korean company, ng maliit na hatchery, modest hatchery for ulang. Just to prove na merong negosyo dito. Yes. Later on, kasama yung pagpapalawak ng negosyo. Eh, ang ulang sa Manila, nakita ko doon sa Centrix, ang presyo nasa 450 per kilo. Kaya nga, diba? Pinakamura, 350. Oh, doon sa area na yun, sa Quezon City, ganun kataas. Saka, and nakikita ko, araw-araw, ubus. Oo, kulang daw. Kulang, nag-interview ako, kulang pa nga daw. Kasi basically, yung supply natin ng ulang galing sa wild, kinuhuli lang sa ilog. So, wala talagang yung regular supply. Kasi kung may bagyo, hindi sila makahuli. Mga ganun. So, sa ibang bansa, napakalaki ng ulang industry. Wala kasing pwede itapat sa tilapia na high value. Sa tama. Fresh water. Ulang lang talaga ang high value. Bakit hindi tayo pumasok sa ulang? Ang ulang, walang sakit. Hindi nga mukha ng supo, ng white shrimp, lahat yata ng virus. May tama yun. May tama. So, ito wala. Pwede siyang tagadala ng sakit pero hindi siya tatamaan ng sakit. Ganun. Ang feeds ng ulang mura. Yung dalawa, yung supo, yun ang pinakamahal na feeds na bibilin mo. Pero ito, pwede yung sinking, yung normal na pagkain, pwede pa yung pagkain ng itik eh. Oh, wala siyang pinipili. Pag nanood ka ng, ano ba yun? Sa YouTube, pati patatas, pinakakain. So, napakagandang aquaculture animal sana for fresh water. Kung matututukan natin. Sa ibang bansa, laking pakinabang. Thailand, any time of the day, pwede kang kumain sa restaurant ng ulang. Diba? Cambodia, Laos, mayroong mga ulang. Pero sa Pilipinas, wala. Eh. Wala. Kasi walang nagkukulture. May papakita kang ulang dito. Ah, ito. Tingnan natin. Hindi ko naman sisipitin yun. Sa... Scoop net nga. Scoop net. Yan. Parang sa ulo. Ito lalaki. Paano malaman lalaki babae dito? Macho.
Ito, lalaki. Ito, lalaki, macho. Oo. Matalino pa. Malaki ulo. Oo. Ito, babae. Kasi maliit ulo. Di ba tinitingnan dito sa... Pag may itlog na. May itlog na? Yun ang tinitingnan ng technician. Pag may itlog na. Okay. Tapos, nasa kulay ng itlog, kung ililipat na nga doon sa tisaan. Hindi kagaya yung ano, yung bilog tsaka ano rito sa gitna. Halit. Di ba may tinitingin dito sa gitna, yung bilog tsaka... Yung sex. Sex. Eh dito, hindi. Obvious naman eh. Oh, okay. Obvious na siya. Yung kamay lang, no? Oo. Tapos sa pag-aalaga, kung ano yung haba nitong sipit, yun yung kanyang territory, kasi territorial. Kaya yung pivot na ganun, yun ang kanya. Ganun. Kaya sa ibang bansa, nag-iisip sila ng paraan na mapaliit itong sipit. Oo. Eh, mas magaling yung taga-Thailand. Oo. Natanggalin na lang. Sabi, natutubo naman yan. Eh, paano kakain? Eh, pero yung mga scientist, gusto pag-aaralan pa ng matagal. Kaya makakakain lang. Maski wala yung sipit. Oo. So, 3 months, pwede ka na mag-start ng market. On the 4th month, marami na ang malalaki. Okay. Kaya magandang i-promote. So, yung titignan natin yung ano niya? Oo, yung sample hatchery. Ito ready for market na. Ito is around na... 18 days. Kasi, 18 days? Ito. Yeah. Yan, toto. Ready na yan. Kasi ang sa kung sa tilapia o sa bangus, may fry, di ba? Yeah. Fingerlings, dito, larvae. Larvae. Ang larvae, ang langoy, yung tiya nasa taas. Mm-hmm. Pabaliktad. Pag post larvae, normal na yung langoy. Mm-hmm. Bibilangin na ng technician kung ilang araw na post larvae. Pag post larvae, 18, ready for market. So ito, ilan, anong dimension ito? 1 by 5. 1 meter by 5. Ilan naman ang makakarga nitong 1 by 5? Kanto. Ang mabubuhay. So, mga 15,000. Yes, sir. 15,000 ang mabubuhay, sir. Okay. So, ito is brackish, ano, no? Yes, sir. Fresh water na po, no, sir. Ah, fresh water na. Ready for market na. So kung yung inahin nasa ano siya, nasa brackish. Yung inahin po doon sa bedding tank, nasa fresh water pa po. Fresh water siya. Tapos pag nanggit na po yung lalaki babae doon at nagkaroon na po yung bedroom yung babaeng gulang po, kitignan po namin yung bedroom po is gray or dark gray sa po, sir. Yun na po yung ito, balik po namin yung nanggit na babae, hindi pa namin sa dalbaring tank, sa brackish water pa po yun, sir. Ilalagay mo namin yung breeder na may itlog ng mayis, isakpo namin dun sa bracket water tank. Dito, halimbawa sa isang ganito. Pag napita po yung itlog po ng babae mo lang, tatanggalin na po ulit namin yung breeder, inilipas sa breeding tank. May iwan na po yung larvae dun sa breeding tank. May breeding tank. May ano ka? Ito, ito. Ito. Si water po yung breeder. Yeah. Magkahalo na yung lalaki at babae dito. Dito po, sir. Tapos sine-check nila kung anong itsura ng itlog. So ito, breeding breed na ito? Yes, sir. So ilan lalaki, ilan babae? Sa ano po, sa ratio po niya is isang lalaki po, dalawang babae po na ulang, sir. One is to po. One male to female. Ano itong pipe na ano? Shelter po nila, sir. Taguan. Taguan, ready. Kasi pag nagmumold, malambot yung shed. So, silang kainin. Dapat nakatago. Nakatago. So, ibig sabihin na kakainin nila yung mga kasama nila? Okay, posible. Kung... Yung halimbawa ito po, wala pong pagkain at nagmumold po yung isang ulam po, malambot po siya, mainang tumilo, ay gutom po yung kasama nila, wala po silang taguan, may posibilidad po na madali po nilang mahuli po, makain po yung nagmold po sa palit po ng kalat. So,
dito sa breeding, ilang buwan dito? 1 month, sir. Kasi ito condition po ng 1 month po yung babae ko natin sa magkahiwalay po na tang. Then, pagkahaluin po sa isang tang ulit, 3 to 4 weeks po, sir, mayroon na po tayong makukulik na buntis po na babae. 3 to 4 huts na po yung itlog po. So, before na magkahuts, dapat kukunin natin? Yes, sir. Makikita po namin na gray or dark green na po yung itlog. Ito, kulik na po namin, sir. Yosin po rin sa itlog net. Sa kulay ng itlog. Lalagyan na po namin dito sa... So, dito mag-breed? O... Yes, sir. Ito po yung breeding, sir. Tapos kukunin po namin yung breeder po na gray na po yung... Ah, okay. Inilipat. Doon po, talagay po sa tank one, sir. Hmm. Breeding kasi dito sila magme-mate. Yes. Pero hindi pa i-release. Oo. Bago i-release, kailangan makuha, makuha mo muna. Ilagay mo sa pagkante. Yeah, yeah. Ito, may itlog po na orange po, sir. Kumusta na? Ah, oo. Doon sa baba. Okay, sa kayo ng area? Orange po na po, sir. Okay. Yan, para ganyan po siya. Matagal pa po ito mapisa, sir. Maghihintay po tayo ng 1 to 2 weeks. Mm-hmm. Kaya ang kinukuha po namin, sir, yung kulay na ito is gray or dark gray. Ako, malapit na. Sir, total 3 days po, mapipisa na po yung kanyang itlog po. Kumbaga, ano yun, malapit na yung pagpisa. Tapos ang paglagay nila dapat sabay-sabay na napisa. Hindi pwedeng may naunang napisa, huling napisa. Kasi yung naunang similya, kakainin yung huli. Dapat ano, sabay. Sabay palagi. So after dito, saan tayo? Sana. Ha? Yung maliit. Maliit na. Yan. Ayun. Ang liit, to. Oh. Ilan days na ito? Ito. Ilan days na ito? 12 days na po, sir. 12 days na po. 12 days na. Ito, si Rosendo. So, agree ako dyan. Ngayong araw, kasama natin si Philip tsaka si Mary Jane. No? Yes. And sila ang nag-ano rito sa hatchery ng ulang para malaman natin kung paano i-market, no, ang ulang. Mary Jane, kamusta yung pag-market mo ng ulang? Yes po. So far, ano naman po, sa ngayon po, kasi bago pa yung hatchery natin, so as of now, searching pa din kami ng mga sa market. Pero I think kaya naman po kasi nagre-research ako through social medias. Ang dami po talagang interested about ulang. So, ngayon po kami, 56 Ann and Rosario Incorporated, meron po kaming programa para po sa ating mga fish farmers. Ito po yung binibenta po namin yung mga tiyatawag namin post larvae or PL dun sa mga fish farmers. Tapos palalakihin po nila yon mga 3 to 4 months and then bibilhin din po namin. So, okay. Ganun, yun po yung ikinaganda ng programa ng 56 Ann and Rosario. Okay. So, yun po. So ito is ano, magkano naman yung ano, yung... Per piece po ng per ano. Piece, kasi ang bentahan po kasi namin per piece. So, okay. Nagre-range po siya ng 1.50 pesos. Okay. Pero it depends po yun sa size. Kasi yeah. Bigger, ano, mas mahal. Mas mahal. Oh. Pero usually po ang binibenta namin, yung PL, tinatawag na PL18. Yun po yung 40 days old. So yun po yung 1.50 pesos. So kung nabili ng farmers, for example, anong pwede ng feeds? At pwede nang pakain ng feeds yun at that time? Yes po. Regarding to Doc Wesley, kasi sila po ang nakakaalam ng technology po ng ano natin, PL. Pwede na po silang pakainin ng any commercial feeds.
siguro nabanggit na kaya ni Doc Wesley. Yeah. Opo, yeah. So ano na siya? Bali, hindi na maselan. No? Hindi po, hindi po siya maselan talaga. Okay. And so far, ang nare-reach mong market is La Union tsaka Pangasinan na. Actually po, umabot kami ng ano, NCR. Ah, okay. Yes. Nakapag-deliver na kami sa Quiapo, ganun po sa... Saan pa ba yun? Basta sa Manila area Metro po. Manila, Metro no? Manila. Oo. So ito is ano, pag may bibili sa inyo, dinideliver nyo? Depende po sa usapan. Pwede po namin i-deliver, pwede din po nilang pick-upin. So pagka, ano ba nito? Pag-transport ba nito, kailangan ng oxygen? Yes po, kailangan po talaga. Opo. So sa isang plastic, more or less, ilan ang... Mga 500 pieces po. 500 pieces? Ang kasya sa isang plastic. Tapos naglalast siya ng 8 hours. Ah, oo. Okay. More than 8 hours, kailangan na siyang re-oxygen ulit. Re-oxygen. Kasi baka mamatay yung mga PL natin. So sa ngayon, ano, sa ngayon, konti pa rin nakakaalam sa ulang kasi. Oo. Pero siyempre, kung may ano natin sa taong bayan na mayroon palang nagbebenta, at least mapupuntahan. Yes, tama po. We hope na nakatuto kayo dun sa nakita natin, no? Ito sa ulang and hatchery. Makita natin at least may isang industriya pala na ulang. Sa susunod siguro magkikita-kita ulit tayo sa...